Good afternoon po, si Ate Rosito sa Lutong Manyaman. Kumusta naman po kayo lahat? Hindi po ako magluluto ngayong araw na to, kundi isi-share ko po sa inyo yung aking experience, ang aking pagkalagnat itong mga nakaraang araw, kung paano po ako gumaling, kung anong ginawa ko, pag-inom ng gamot o pag-inom ng mga lemon o maraming tubig. Yun po ang gusto kong i-share sa inyo dahil marami sa atin ang masyadong nangangamba, natatakot, at maganda po yung may paghanda tayong ginagawa para sa ating sarili at sa ating pamilya. Hindi lang po ito sa isang lugar nangyayari. Siyempre, buong mundo na po itong na-alarmang ito sa sakit na coronavirus na yan. Kaya, narito po ako sa inyo para magbigay ng tip kung anong gagawin natin paghahanda. Siyempre po, muna-muna, dasal. Magdasal lang po tayo o tayong yun ang pinakamatinding gamot, lunas sa ano mga ating dinadanas. Unang-una, magdasal tayo, magtuwala tayo sa Panginoon. At siyempre, yung pag-iingat. Yung mag-iingat tayo sa ating mga sarili. At umiwas din po tayo kung ano ang kapag alam natin na may nagkakasakit na sa ating mga katabi o sa ating mga kasama, mas maganda po yung dumistansya tayo. Ngayon po, siyempre, para makaiwas tayo sa anumang karamdaman na to, kung anumang klase, kahit anong klase pong karamdaman, hindi lang po itong coronavirus na yan, kailangan marami tayo sustansyang kakainin. Halimbawa po, vitamin C, umanguna po yung kain tayo ng, iinom tayo ng lemon. Ako po, kahit po nung wala pa yung coronavirus na yan, pagkagising ko sa umaga, yung wala pang laman ng agisig mura, umiinom po ako ng lemon. Isang lemon po, kung wala yung kalamansi naman po, mga 6 na piraso siguro. Pero kung lemon po, kahit isang piraso lang, ilagay niyo po ng maligandang na tubig. Ako hindi, minsan po naglalagay ako ng honey. Kung gusto niyo po, maglagay kayo ng honey, mas maganda yun. Yan po ang aking iniinom. After 1 hour, yun pa lang po ako kakain. Ngayon, kapag naman po sa loob naman po ng maghapon, may bote po ang ganyan, nag-slice po ang manipis na lemon, lalagay po sa tubig at yun ang iniinom ko maghapon. Kapag naubos na po yung tubig, lalagyan ko ulit ng tubig hanggat may lasa po yung lemon. Yun po ang matinding vitamin C kahit hindi na tayo minum ng mga wala tayong minum na vitamin C capsule or tablets or syrup. Masat lang po yung natural na lemon pang ating iinumin. Siyempre po, minsan, busy tayo. Isa rin po nga bala yun eh. Yung pag-iwa mo, mag-prepare ka pa, ganyan. Pero bigyan niyo po ng konting oras para sa sarili niyo po. Para sa ating kalusugan. Huwag po kayo mag-kahit ng oras para sa ating sarili. Pangalawa po, siyempre, ay pangalawa na yun, pangatlo po, siyempre kailangan malinis din ang ating kapaligiran. Halimbawa po, ang virus daw tumatagal siya na medyo pinakamatagal dyan sa ating sahig or flooring. Kailangan po, maglinis tayo ng matindi. Pwede na po yung Sonrox or Clorox. Ilagay niyo po sa timba o kahit sa langgana. Buusan niyo po ng kahit yung detergent powder po at saka Sonrox, yung tubig. Yun po ang ating panlinis, pampunas sa ating sahig. Pwede rin po yung Dettol, kung may Dettol naman, pwede rin po yan. Pero mas, para sa akin po, mas okay yung Sonrox daw po. Mas matindi raw yun. Raw yun, pampatanggal daw po yun. Ngayon, siyempre po, kailangan natin ng sabon, magsasabon po tayo palagi, mag-alcohol or sa importante po yun kapag umiinawaan tayo o kailangan na po kung nasa labas tayo, umawak tayo sa, halimbawa, sa sasakyan o kung saan man,
agad po tayo, siyempre agad po tayo mag-alcohol. Siyempre po, hinawakan na rin ng iba yung paano po pag nagpuna siya ng sipon o kaya nag-aching-aching siya na talsikan ng kamay niya. Tapos hinawakan yun, pinunasan yung mukha niyo, doon na po nagmumula. Sakit, doon na po mag-umpisa yan. Kaya ingat-ingat lang po, kailangan pala sa inigalang alcohol, sa inyong at ang sabon na pangalagi tayo mag-uugas ng kamay. Palagi din po tayong kakain ng prutas tulad po ng saging, mas maganda po yan. Yung orange, hindi po nawawala ng ganun. Kahit anong prutas po, pero importante po may orange kayo, saging. At palagi rin po kayong uminom ng gatas or orange juice, pineapple juice. Pero para sa akin po, yung orange juice na yun lang ang ating kailangan. Mag-appreciate din po tayo. Bahala na kayo kung anong oras nyo gusto nyo inumin yan. Pero huwag nyo pagsasabayin inumin ng fresh milk at saka po yung orange juice. Baka po tayo sumagitan dyan. Imbis na po nag-iwas tayo sa sakit, baka tayo naman na magkasakit. Huwag nyo po pagsabayin. Ano po, bahala na kayo kung anong oras nyo gusto inumin. At syempre, kailangan din po tayong mag-exercise. Mag-exercise po tayo. Kung po ang bahay ninyo, wala siyang bintana, pwede naman po kayong lumabas saglit para maarawan naman kayo. Yung hindi naman po masyadong maraming tao, baka nagpapaaraw nga kayo, nagpapahangin kayo, nandiyan dumaan naman yung tao, may sakit, hindi wala rin po. Lalo kayong dagdapuan ng sakit. Kung halimbawa po kami, yung bahay po nito, nasa fourth floor po kami, may mga terrace naman. Kapag po nandiyan yung araw, kahit saglit lang, pupunta ako sa terrace, magbibilag po ako sa saglit. Nagpapahangin, ganyan. Kahit konting mabilag ka, kapag po nandiyan yung araw, kahit anong oras, pwede naman po tayong magbilag ng konti para naman isa rin po yun sa palakas resistensya. Ganyan po yan. At siyempre, nag-exercise tayo kahit saglit lang. Maganda rin po yung nag-exercise. Kahit anong oras po, wala naman pinipili yung exercise. Kahit napagising nyo, kahit tanghali, kahit mahapon, kahit magabi, pwede po tayo mag-exercise kahit saglit lamang. At ito pong, siyempre, palagi tayong kakain ng prutas, gulay, yung green vegetable po, maganda po yan sa ating kalusugan. Yan po ang aking may ipapayo sa inyo para makaiwas po tayo sa anumang karamdaman, hindi lang po itong coronavirus dahil ito po ngayon nang dumating sa atin, kaya nag-aada po tayo ngayon. Hindi natin alam kung paano tayo kakain ng sustansya, kung paano tayo inom ng lemon, kasi sabi nila hindi daw ang maganda sa ating katawan yung lemon na yan. Pero kahit po wala nga tayong parating ng sakit, kailangan din po ingatan natin ang ating kalusugan. Kakain din tayo ng yung nakakaganda sa ating katawan. Di po ba? Alam niyo po bang maraming benefits ang lemon? Kung gusto niyo rin magpa-sexy, pwede rin kayong mag-lemon. Marami dyan, naalam ko. Hindi lang po sa vitamin C. Ginagamit din nila yan para daw makakasitsi daw yung pangkatagal daw ng bilbil. Kaya gawin niyo po yan. Kahit po wala kayong lemon, kahit po calamansi, pwede naman. Pero dito po sa UAE, bira ang calamansi. Kaya halos lemon po ang kanilang, ang aming ginagamit. Siyempre po ngayon, nakakatakot lumabas sa bahay. Kasi nga, hindi mo alam kung yung nasa lubong mo, o yung katabi mo pala sa sasakyan, o yung katabi mo namimili, may sakit na pala. Ano po tayo makakaiwas niyan? Sa, hindi natin alam kung sino may sakit. Siyempre, nakita mo, malakas siya, pero may ano na pala siya. Siyempre, 14 days daw yan, bago mo malalaman. Bago makikita yung sintomas. Kasi yung iba po, wala naman siya sintomas. Ngayon, hanggat wala pa, ang ginawa po namin, hanggat walang masyadong tao sa labas niya, nang wala pang masyadong namimili, namili na po kami ng aming mga gagamitin. Kung sakali mo po, hindi naman natin yung sinasabi na lumalayan dahil kung pwede nga lang po ngayong oras na to, matapos na yung coronavirus na yun, mawala na yan eh, at wala na magkakasakit pa.
Pero mas maganda na po yung naghahanda tayo. Ito po sa iyo, eh, marami po nagsasabi, hindi po mauubusan ng spa. Hindi po mawawala ng pagkain, hindi po magkakaubusan sa pagkain. Pero kailangan, kaya po namimili kami, siyempre para makaiwas ka na sa maraming tao at saka hindi mo rin masisiguro kung hanggang kailan ka pwedeng lumabas. Siyempre po, hanggat bago pa, maghahanda na tayo. Hindi, huwag na natin hintayin pa yung nandyan na, tapos hindi pa tayo nandyan na, hindi na, hindi na po binabanggit. Mas maganda na po yung nakahanda tayo na kahit hindi na tayo lumabas, hindi pagkain na tayo nakatabi dyan. Nabili po kami, hindi po namin gagamitin ito hanggat po pwede kami lumabas. Yun po ang gagamitin namin sa araw-araw. Pero ito po pinamili namin, itatabi po muna namin ito. Hindi po muna namin gagalawin hanggat may nabibili. Basta talaga marami pong mabibili sa labas, hindi po mawawalan yan. Dito po yung inap, marami po kung magsasarama ng mall, marami pong supermarket dyan, napakaraming bakala, tabi-tabi po yan. Ang dami pong tindahan. Kaya hindi po, kung may pambili ka po rito sa UAE, hindi ka magugutom sa dami po ng mga tindahan. Ngayon po, pagkikita ko sa inyo, nag-prepare na po kami ng aming makakain. May magagamit, hindi lang po pagkain, pati mga gamit sa araw-araw, sa katawan, ganyan, sa tubig, inumin. Kung may nag-deliver sa aming tubig na nakagalon, nag-prepare din po kami ng mga tubig. Pagkikita ko po sa inyo. Kapag po galing kayo sa labas, siyempre maraming tao sa labas, pwede niyo po yung damit ninyo inubat, pwede niyo lang ipasok sa washing machine para agad yun ang laban. Kung hindi niyo po malalaban agad, pwede niyo ilagay sa planggana, lagyan ng tubig ang planggana, yung babaran niyo po ng damit at saka sabon, at doon niyo muna siya ibabad kung ayaw niyo munang laban. Kasi po ganyan ang ginagawa ng mga anak ko, kasi siyempre sa hospital sila nagtatrabaho. Pagkadating po ng anak ko, hindi mo napapasok sa kwarto kasi po may bata siyang maliit, yung apo ko. Ang gagawin niya, yung tuwalya po niya, nasa labas na, nasa banyo na, tapos yung may duster siya. Pagdating niya, gutom na siya, magdaduster muna siya at kakain siya muna rito sa kitchen. Pagkatapos po niyang kumain, diretso na po siya sa banyo. At maliligo na siya bago papasok sa kwarto. Ganun po ang gagawin ninyo kung para isang iwas din po yan sa kung ano man pong virus na kakapit sa ating katawan at sa ating damit. Laban nyo po na po agad ang damit ninyo. Huwag nyo nang tayin pa na ipasok sa kwarto nyo. Mag-ikot-ikot muna kayo doon bago kayo magbihis. Siyempre po, paano naman po yung dadating yung tao sa kwarto ninyo. Kaya kailangan, bago pumasok sa kwarto, yung damit ninyo nasa washing machine na o nakababad na. At saka maligo muna kayo. Yun po ang tip na unti ko nang makalimutan. Ito po yung aming tubig. Tubig ng apo ko yan. Ayan. Kinagamit niya sa kanyang dede, sa kanyang apo ko. Ayan po ang pinipira-pira namin tubig kung sakali man. Ito naman po yung tubig namin para sa amin kasi may mga galon naman ka po kami nag-deliver sa amin. Pero po yun ang nakaprepare namin kung sakali man. At ito naman po, ito ang pinamili namin sa araw-araw na gagamitin kung sakali. Ito, ito pa ang ating prutas. Itatabi ko muna. Nabulot yung aming nakaprepare, di po ba ang dami? Pumili po ito po, gatas na nga po ko ito. Walo itong, ano pa ito? 800 grams po, walo yan. Similar, yan ang gatas ng aking apo. Ano po siya? Birthday nga niya sa April, nakaprepare na po. Kaso paano magbe-birthday? Paano ko po magpa-party? Mahirap po yan. Walo po yung 800 grams at saka po dalawang, ilan ba ito? 1,600 grams po. Dalawa yan. Pinipray na ng anak ko yan para sa anak niya. Kung sakali, marami siyang gatas. At siyempre po, ito mga delata, mga pure foods, corn beef po, mga pusit, ayan. Ayan, mga corn beef lahat yan. Siyempre, may mga, ayan, hot cake. Ayan, pancake, panluto ko sakali. Tatlo yan. Ayan, may Nutella pa siyang, ano, breadstick.
Yung mga pasta rin po kami, ayan, mga pasta, maganda ng alam po. Honey, ayan, ayan po. Mga Nutella, pumilsa lang ng mga ganyan, nakaprepare na yan. Coffee milk, kape, yung pong pangangailangan. Ayan, mga Lomi, mga Lucky Me, mga Lucky Me po, ayan. Skyflakes, ayan. Kailangan po yan ng ating fresh milk. Ito. Ito pa yung ating mga dilata. Siyempre, ang ating century bangus, Spanish style. Ayan. Ang ating lanchon meat. Siyempre, hindi mawawala yung ating sardinas, ang ating 5-5-5. Ayan po ang ating ano. At ito ang ating ang olive oil na binili nila. Bakit sila maubusan ng olive oil. At siyempre, itong ating cooking oil. Ayan, ipinalapas sila. Barbican. Ayan. At siyempre, bigas. Itong bigas na ibang binili nila, nasa sasakyan pa. Dahil mabigat, hindi pa naibuwat. Ito naman ang ating gamit na nga po. Ang kanyang wipes. Ayan, ang dami. Itong kanyang mga pampers. Ayan. At siyempre, napkin. Tissue, mga tissue po. Asukal. Ayan, napakarami niya. 5 kilo yan. At siyempre, para maubusan yung anak ko ng always. Pwede na siya. May maririn ko siyang dalawa. Malaki pa. At siyempre, toothpaste. Ayan. At ito naman ang aking shampoo ng aking anak at ang asawa niya. At ito naman itong aking shampoo, Tresemme. At sila naman yung L'Oreal. At ito naman yung aking lotion, siyempre, Cetaphil. Ayan po. Ito mawala ng lotion. At ang ating sabon, Cetaphil din. Ito naman yung aking yung lotion at yung lotion ng aking apo. Yung kanyang pampaligong sabon. At ito yung kanyang mga cream. Cream niya sa puwit. Kapag nagka-rashes, ito naman cream niya sa mukha. Talaga naka- prepare po kami ngayong anong ito. Tsaka yun pa, meron pa din sa cabinet. Ayan, prepare po namin yan kung ano man po para hindi na kami masyadong lalabas-labas sa bahay. Mas maganda po yung naka-stay ka na lang sa loob ng bahay kung wala ka naman gagawin sa labas. Ayan po yung aming pin-repair. Kung ano man po sana mas maganda po yung naka-ready na tayo. Pero sabi ko sa inyo nung una pa, walang mas maganda kundi yung panalangin. Kuha ko, blueberry, ayan, pungkan, may ubas din ako. Ayan, nagkakasira-sira na yung saking, ayan po. At siyempre, lemon. Huwag po tayong mawawalan ng orange, lemon, importante saging. At kahit anong prutas po, basta ako ngayon, lemon, orange, saging, importante po yan saking. Ngayon, pwede po kayong mag-comment kung okay lang sa inyo itong aking pin-repair na to. Kung ano pa po ang kulang para sa inyo, kung ano pa ang kulang sa nakapag-repair. Kung ito at ang aming pong refrigerator, dalawa po ang aming freezer, puno na rin po yung pang frozen, mga chicken, ganyan, mga beef. Ay, yung mga boarders ng anak ko naman, nagpo-pork sila, kaya marami silang pork. Nakabukod yung rep nila kasi may pork yung anak ko, hindi kumakain ng pork. Kaya, yung isa, puno na rin yung sa kanila. Namili na rin sila kasi sabi ng manugang kung mamili na kayo. Ayun po yung aking pinarepair. Mag-comment po kayo kung anong pang gusto nyo idagdag dyan. Kung may kulang pa. Sa akin naka-prepare na yan. Ayan po. Maraming salamat po sa panonood nyo. Nawalasawa nyo pong panonood sa akin mga video. At sana po pag nanood kayo, pwede rin po kayo mag-subscribe. Kapag po nag-subscribe kayo, pakipindot nyo rin po yung bell para makita nyo po kada may bago akong upload na video. Sobrang thank you po sa mga nanonood, nag-subscribe, like, comment. At kung nagustuhan nyo po, pwede po kayo mag-share. Pwede nyo po share yung aking lutong manyaman video. Ito po ang aking binigay na
tip sa inyo, pwede nyo rin pong i-share yan para naman po dagdag kaalaman po yung mga nanonood po makakuha ng tip sa aking ibigay sa inyo po. Maraming maraming salamat. Huwag po tayo makakalimot sa taas po ang nungunguna. Siya po, magtiwala po tayo sa kanya. At huwag po tayo mag-isip ng mag-isip. Magka-nervous pa kayo. Basta mag-alam po natin yung ating sarili. At kumain po tayo ng mga masusustansyang pagkain. Have a good day po. God bless.